So, kay Doc Ali, tama ba yun na dapat sinasabi natin minsan kung paano tayo i-treat? Oo naman, tandaan natin, hindi tayo mind reader. Hindi din sila mind reader. Gusto ko yung sinabi ni Yeng, communication. But we should always remember, we should always have open communication wherein kaya mong sabihin, hindi ka natatakot, hindi ka nahihiya, at yung partner mo, naiintindihan na naiintindihan sila at hindi sila napapahiya. It's very important talaga that we communicate ang ating needs kasi hindi naman natin alam ang gusto nila eh. Hindi din nila alam lahat ng gusto natin, di ba? Even if you're together for 20 years, it's an everyday process. You are committed to help one another kasi you are one. It's not, you know, you're not married as one na nag-live together, but as one in the eyes of God. Because the two of you, yung opinion mo, opinion niya, should all focus on para sa inyo at sa family ninyo. Okay, Doc. Pero ito, Doc, kasi, Doc Ali, may mga couples kasi na naniniwala na mas magiging bonded ang mag-asawa kapag nagkaroon na ng anak. Is it true? Children are a blessing from the Lord. Diba? Kaya yan, tinatawag natin gift eh. Kaya natin minamahal sila. Pero paano natin kayang magmahal ng bata kung sa sarili natin, hindi natin kayang mahalin sarili natin? We cannot give love when we don't know how to love. So, importante, matuto muna kayong dalawa, mahalin ng isa't isa, tanggapin ng isa't isa, and kung ready na kayo, then that's the time you can have your own family. Oo, yes. Naibibigay sa'yo. So, it's all, ano, in God's perfect time talaga. So, si Yeng, tanongin natin, may mga pressure ba sa mga ganon, Yeng? Siguro, magiging totoo lang po, no? Kasi minsan talagang kapag may sinasabi yung mga tao na ganun, parang, oh, ang tagal nyo lang kasal, bakit wala pa kayong baby? Nag-try kasi kami mga 2 years ago, tapos hindi po nangyari, Doc, Ma'am, she's. Tapos na broken-hearted ako. Pero nung sumunod na taon, parang nagbago yung mind ko, parang nag-iba yung perspective ko dun sa nangyari na parang, Lord, thank you, buti lang di ako nagbuntis kasi ang dami namin na-accomplish ng asawa ko together. Tapos parang doon until now, aminin ko po yan na parang dinideal ko pa rin siya to not be pressured kung ano yung sinasabi ng mga tao, but really focus on me and yan, kung ano yung makakabuti sa relationship namin. Ako po nasa point po ko ng buhay ko na hindi muna siguro dahil totoo nga, medyo nai-enjoy pa namin ng asawa ko yung relationship naming dalawa. Gusto ko po dumating dun sa point na pag sinabi ko mabibaby na kami, buong-buong puso na po talaga. Hindi yung dahil pin-pressure lang ako ng mga tao o kunyari ng pamilya or ng kusino man. Pero dahil kaming dalawang mag-asawa, nagkasundo na kami na we think this is the right time. So itatry na natin. Pero for now, hindi muna. Kasi yung mga nagtatanong sa'yo na kung kailan yung anak, hindi naman sila mag-aalaga sa anak ninyo. Charing lang. Eh, pag kung totoo lang, pwede ba yung Ate Mary sabihin ko, basta kayo mag-aalaga. Basta kayo mag-aalaga, okay lang ha. Charing lang. Pero ginagawa na natin light, di ba? So mas iba pa rin yung plan ni God sa inyo. Yes. Very well said. Oh, hintay na lang siguro. Correct. So ito na. Maganda!